2 months old na seedling po na papaya, at tapos 2 months from transplanting ito na po, 2 months old na po. Meron na pong bulaklak ready for fruiting na po. This is almost 240 kapuno. Kung inyo po makikita po, napakaganda po. Didudugtungan lang natin ito kung time na po ng pagbunga niya. Maraming salamat. Magandang araw mga ka-agri. Ngayong araw po ay isang segment na naman ang ipakikita natin sa inyo, isi-share ko sa inyo. Bubalik po dati tayo dito sa isang farm po ng aming kaibigan. Ayaw magpasabi ng pangalan. Ito na po ang kanyang papaya plantation after 3 months inihap po. 3 months and a half from transplant po. Magkukwento lang po sa inyo ng kunti ngayon kung bakit ganito ang naging resulta ng kanyang papaya. Ang kanyang variety po ay open pollinated variety po ito. Ipakikita ko sa inyo mamaya, itutul ko sa inyo. Karamihan po ng bunga niya ay medyo mahaba. Ito po ay belong po ito sa sweet papaya. Pag lumaki po yung bunga nito, nag-average po ito ng 1 kilo, up to 1 kilo and a half, dyan po. At consider po rin po itong isang dwarf papaya kasi kahit masyado pa siyang maliit, mababa po, namumunga na siya talaga ng marami. As I have told you nung mga nakalipas nating mga video po, ang ating ginagawa sa ating papaya, nagtuturo po tayo nito ng kanyang technology. Sasabihin ko sa inyo mamaya habang tinuturo ko pa kayo dito sa loob, parang hindi na po tayo makadaan dahil po sa ganda ng kanyang mga bunga at kanyang pagtubo po. Hello, shout out everyone. Samahan po ninyo ako, magkukutinyo ko lang po ito. Sige po, kung nakikita po ninyo, ito po. Mula po dito sa ilalim, nakapakababa lang po ito, mga at least mga 12 inches lang po to 14 inches mula sa lupa, bunga na po siya kagad. Puro na po siya kagad bunga. Siguro magtatanong kayo dahil sabihin ko sa inyo, ang mga dahon po nito lahat-lahat ay nag-aapawan na, kahit po yung damo sa ilalim hindi po makatubo. This distance po natin ay 2 by 2 meters po. Napaka sikip po nito. Pag hindi ka po experienced sa pagtatanim ng papaya, mahirap po kayong magpapabunga nito. Pero kahit saan po tayong puno titingin, talaga pong marami siyang bunga kahit 2 by 2 meters po ang kanyang distance, dahil po minaximize niya talaga ang kanyang space. Ang kanyang taniman, kasi po limited ang kanyang taniman. Bukas pa siya magdidilip, kukunin niya ito bukas, itong mga old na mga leaves niya, dahil nag-umpisa na pong umulan ng malakas dito sa amin. Kahit saan puno po tayo titingin po, talagang fruitful na fruitful po siya. Siguro magtataka po kayo, hindi po ako nakatayo, nakaupo lang po ako dahil masyadong mababa po ito. Kahit saan po ako lilibot ng paningin ko, puro po siya bunga. Ayan po, lahat po bunga. Kung makikita po ninyo, para hindi po siya purely green colored na open pollinated po, pero titingkad pa ang kulay nito pag lalaki na. Of course po, sasabihin ko sa inyo ulit ng kanilang management po dito, ginaya lang naman niya sa mga kaibigan natin. Actually, nang nag-transplant po sila, nagbasal po sila ng at least 5 kilos ng organic fertilizer po. Nagbasal po sila. Together po, dyan naglagay po siya ng calcium. 50 grams lang nga po ang biniang nilagay niya per puno sa basal. Naglagay po siya ng 100 grams na basal na triple 14, yan po, kasi po hindi po ito pure organic, ito po ay conventional. At magmula po noon, nagde-drench po siya ng nitrogen with calcium sa lupa, sa puno po nito, every 3 weeks po, nagde-drench po siya, yun po.
kailangan po natin gawin yan. Sa iba po, every 2 weeks po, nagdi-drench po sila. Sa kanya po dito, every 3 weeks po, at makikita po natin na talagang very productive po siya. As much from this time po, 2 months from now po, ay may hihinog na po dito. Yan po siguro pinakamatagal niya. 2 months from now po, ay mayroon ng hihinog sa mga buga nito. Sige po, habang nagsasalita po ako, ituturo ko po kayo. Pero napakahirap po ng sitwasyon ko dahil hindi po ako nakatayo ng diretso. Gusto ko kasi ipakita sa inyo ang kanyang mga bunga. Kaya yumuyo ko ako konti. Ito lang po siguro ang konti yung bunga. Pero sige pa rin yung namin sa itaas. Nako, may na-damage po tayo dito. Ito po, mayroon po tayong damage. Hindi ko po alam kung ano nangyari dito. Nahulog ang kanyang mga sanga. More or less po, tinamaan po ito ng sanga ng nyug mula doon sa itaas po. More or less po, most likely po, tinamaan po ito. Dahil umulan ng malakas nung isang araw. Kaya po, naputol itong mga sanga niya. Papakita ko pa po sa inyo, hanggang po yan dito sa itaas. Malapad po ito siya. Yan po. Lahat po ganun ang kanyang stage. Fruiting stage na po talaga hanggang dito sa itaas. Yan po. During summer po, kasi summer time po ito na itanim dito. 1 month niya po summer pa. Grabe sila sa water management. May napagkukuna po silang tubig. Kaya po napalaki nila ng ganito talaga kaganda. Ayan po. Pero may ipapakita ko sa inyo dito isang puno. Malamang magtataka po kayo kung ito napakaraming bunga. At ito po ay napakaraming bunga. At ito po, may ipapakita po ko sa inyo, ito isang puno po. Ayan po, mayroon siyang isang bunga. Mayroon tayong siguro masasabing medyo mali po dito. Dahil inabutan po yung kanyang top ng maliit pa siya. Yan po. Naabutan po yan. Nawalan po yan ng tops. Kaya po tumubo 5 sanga paakyat. Ang problema, hindi siya nag-proning. Yan po. Supposed to be isang puno pa rin ang akyat sa ngayon. Para po yung kinukonsume niyang pagkain, elements mula sa lupa, ay mapoconvert po niya talaga sa fruit dahil ang kanyang distances ay 2x2 meters na masyado na siyang masikip. Silabasan pa itong 5 sanga na ito, kaya po naging problem siya pagdating sa pagbubunga niya. Unlike po ng mga ganitong puno, single siya mula sa ilalim, talagang magbubunga siya ng marami. Yan po. Yan po, isang tips po. Pag nagganito po yung inyong mga papaya po, pruning na po kayo agad. Isang puno lang yung paketin ninyo. Ito po yung wrong. Pasensya na sa may-ari nito. Mamaya sasabihin ko sa kanya, dapat na niya itong putulin yung 4. At isang puno na lang ang kanyang paakyatin dahil hindi po ito magbunga. Aakyat lang ng aakyat itong sanga niya. Pero hindi niya ito fertilized ng maganda, kaya dito po, kahit dito po wala siyang bunga, dito wala, dito wala, dito wala. Kahit po itong mga bulaklak niya, mahuhulog po yan dahil po siya sobrang masikip na po. O sige po, turo tayo kunti, dito po yung sa kabila. Grabe po, kahit saan po ako lilingon dito, yun pa lang nakita kong medyo mali. Hindi naman natin masabi talagang mali, siguro namin na mislook lang po. Pero yan po ang isa sa mga discrepancy. Pag mayroon po tayong makitang ganon, sasabihin ko kaya mamaya sa kanya. Dahil pinayagan tayong mag-tour dito sa kanyang papaya. Pag single po, talaga po, grabe siya. Productive po siya talaga. Productive po siya talaga. Yan po. Kahit saang dako po tayo titingin. Andyan po kanina sa lime. Ito pa sa ilalim po. Kung makikita po nyo sa ilalim, puro magaganda talaga ang tubo niya.
hindi ka magsasawa sa kapanunood, mga ka-agri, kabundok, mga kaibigan nating mga magsasaka. Nako, sorry po. May naputo tayong isang sanga dahil sa sobrang sikip. Dahan-dahanin ko lang. Ayan po. Actually po, isa siyang professional. May trabaho po siya. Ayaw magpasabi kung anong profession niya. Kasi yan, wala tayong magawa. Yan ang billing sa atin kanina. Kahit anong oras ko pasukin ito, basta yan lang. Ayaw niyang ipakilala kanyang sarili. Hindi naman po siya talaga actually farmer na farmer. Isa po siyang engineer. Yan po. Pero nakahiligan niya kasi dito kami lumaki sa bundok. Kaya mga kabundok, hello, hello, kabay-kabay sa lahat ng mga kabundok dyan. Tour lang po talaga ito. Pasensya kayo ha. Hindi ko masyadong mabigyan ng justice ngayong araw dahil nakayuko po ako habang naglalakad. Kung makikita niyo siguro yung itsura ko, matatawa kayo sa akin. Yan po. Ayan po. May ipapakita po ko sa inyo. Ayan po. Ito po. Sabi daw ng iba, ito ay gawa na daw ng mga insects. Pwede. Pero ang isang reason po dito, malamang po kulang po siya sa boron na element. Tatanungin ko siya mamaya kung naglagay siya ng boron dito. Ang hirap po maghanap ng boron nitrate po ngayon. Dahil po, pwedeng gawing bomba. Pwedeng gawing bomba yan. Kaya ayan, may mga ganyan sa bunga. Or kulang po siya ng calcium or boron. Most probably, nagkaganyan po yung bunga kung hindi po siya inataki ng pest. Oh, sige po. Oh, naging multi-variety na ito eh. Ayan po. Itong isa po ito. Show ko lang sa inyo yung bunga niya. Para po siyang may rainbow dito. Pero actually po, hindi pa po yan masasabing sakit. Kung may sakit ba siya or bacterial infected po siya. Pero pag yan lang po, hindi po siya bacterial infected. Makikita po natin na talagang bacterial infected po yan. Kung pati yung puno at mga sanga nito ay may ganyan po. Pero pag wala, maaaring lumabas lang ito sa dalawang bunga niya. Dahil po ang ibang bunga niya wala naman po. Sige po. Nako, ang hirap po ng kalagayan ko. Hindi po ako magtatagal. Sana ay na-enjoy po ninyo. Location po natin, Dusakan, Leon, Iloilo po. Dusakan, Leon, Iloilo. Mga ka-agri, grabe na itong papaya ni Sir. Oo, naku po. Gusto ko sabihin sa inyo, 2 months in here from now, pag hindi po bumagsak yung presyo nito, bibiglayin ka nito sa kanyang bunga. Sa ganito lang po kalapad, estimated ko po pag nag-pick po ito ng harvest. Kaya po nitong mag-harvest, most likely po 300 to 400 kilos po every week. Nakalabas po tayo konti. O sige, dito po may mga taro pa siyang naitanim dito. Taro, tama, gabi. Ayan po. Ito po ang kanyang papaya plantation ni Sir na aking kaibigan. Oh, nandito pa pala yung tripod ko. Sige, sana po ay nabigyan ko ng justice. Sana po ay may natutunan po tayo. Sa gusto pong magkaroon ng kaunting understanding dito, pwede po kayong mag-comment, mag-like at mag-share nito. Sana po sa mga hindi pa po nang subscribe, subscribe na po kayo sa aking channel Agritech Mix TV po. Maraming salamat, hanggang sa muli. Sana'y palagi kayong nakaantabay sa aking mga uploads. God bless us all, God bless the Philippines. Mabuhay tayong lahat. Maraming salamat. Thanks for watching.